Hello, magandang araw muli sa inyo mga kadex. Ay pasensya na sa ating pag-update sa inyo. Ay ngayon lang ulit ako nakapag-video dahil may mga problema na hindi natin inaasahan mga kadex, dahil siyempre mahirap din na mawalan ka ng isang mahal sa buhay. So ngayon mga kadex ay bali nakalipas na yon, ay patuloy ko na yung ating tutorial dahil may babahagi na naman ako sa inyong mga kaunti kong mga nalalaman sa pamumusit o yung mga panghuli ng pusit mga kadex. Ito bali yung mga kadex ay mga ginagamit tayo sa mga namumusit, yung pangakit ng pusit, yung pailaw. Tawagin sa amin mga kadex ay finger. Ngayon mga kadex, ang tuturo ko sa inyo yung paggagawa ng blinker mga kadex. Bali ito yung gagamitin ng mga materyales. Ito yung tinatawag na placer mga kadex, na order sa Shopee o kahit saan mga fishing supply mga kadex. Ari gagawin nating blinker. Ito yung mga katawan niya na lagayan ng mga batire. So bali ito mga kadex ay simbolin ko to. Bali dahil nag-request sa akin ng mga customer nagpapagawa nito na bali gawin ko daw na tatlong battery. Bali ang battery niya mga kadex ay everyday. Are, bali tatlohan siya. So ngayon mga kadex, dahil ito nga hindi kakasya ang tatlo sa ganito, kaya dudugtungan natin siya ng PVC. Bali papakita ko rin sa inyo mga kadex kung paano siya i-assemble, paano siya ilagay yung PVC natin. So ngayon mga kadex ay samahan niyo ako sa aking video para mas malinawan nyo rin at matutunan nyo rin kung paano siya simbolin. Bali ari mga kadex yung PVC niya. Bali ito yung idudugtong ko sa ating blinker o yung ating pangakit ng pusit. Bali ito ay hahatiin ko pa ito mga kadex bago dudugtongan natin ng PVC. Bali ang PVC niya mga kadex ay nasa ang laki niya ay ano lang mga kadex, 1.34 mga kadex ang laki ang PVC niya, dahil ito ay kasyang saktong-sakto lang ang battery. Ayan mga kadex, oh, na hindi siya luag, hindi rin siya malaki mga kadex, saktong-sakto lang yung battery dito sa loob. So, bali ito yung dudugtong natin. Bali puputo lang ako dito ng mga 10 inches para idudugtong natin dito. So ngayon mga kadex ay pakita ko na sa inyo kung paano siya i-assemble. Bali ayan mga kadex ay nakikita niyo may mga bulbukol pa sa kailangan natin ito siyang pantayin. Pantayin natin ito. Pagpapitan ko lang yan para makita natin yung papantay natin mamaya. Ulit ngayon mga kadex ay ilalagay natin, may lalagay bakal tayo. Ilalagay lang natin ito. Ngayon mga kadex, kailangan natin siyang pantayin yung mga niya. Lagari ko na siya. Bali, ngayon mga kadex ay yan, puputuli ko pa rin siya para idudugtong natin yung PVC. Ayan mga kadex. Dito nga pala yung mismo niya mga kadex. Pero yan ay gagamitin pa natin siya mamaya para sa ating battery. Bali ayan, naputol ko na mga kadex. Ngayon ay dudugtong natin ito siya ng PVC. Bali lilinisin ko lang ang, ano, yung ano para hindi siya mahirap ipasok ang battery. Ayan, ganyan din natin mga kadex. Pero ngayon mga kadex ay naputol na natin at nalinis mo na rin yung loob niya para yung baterya maya ay hindi siya sasabit dito. So tayo papasok natin yung baterya. Ganun din yung kapila mga kadex. Dali ayan mga kadex. Bali subukan tayo ng 10 inches. Ayan mga kadex, 10 inches yung open niya. Mababa pala mga kadex, kailangan dito lang. Para hindi masaya yung PVC natin mga kadex.
Bali, ang abot niya ay. Dito sa mga Alex. Ayan mga Alex. Bali, ito yung dudugtong natin dito maya. Ayan. Ayan mga Alex. Ayan, pakita ko rin sa inyo kung paano siya iasin. Balay mga kadiks ay pinantapantay ko na siya. Ngayon mga kadiks ay kailangan natin sa mga ipasok ito sa loob. Dahil nga mga kadiks, susunugin natin ito mga kadiks, itong PVC para may pasok yung ito. Ngayon mga kadiks ay may ano tayo, yung butin. Ito yung gagamitin natin na ihayop yung ating ano, yung ating PVC para palamputin natin. Ngayon mga kadiks, ikutin nyo lang. Ngayon mga kadiks, malambot na siya. Bali, ito yung mga kadiks ay ito yung ipapasok natin dito. Papaluwangin lang natin. Ito mga kadiks ay hindi ko panalinis yung gilid nito sa agit. Ayan mga kadiks, ganyan ang itsura niya mga kadiks. Kailangan natin siyang ipantay lang para ayan mga kadiks, ayan yung ating pinutol kanina, ito yung dinugtong natin. Ayan, dinugtong kanina. Ayan mga kadiks, isusukat ko lang yung batir eh kung hanggang saan yung paputulan natin, paputulan pa natin. Dahil katuhan na yung mga batir mga kadiks. Ayan. Bali mga kadiks ay mataas pa yung ano, magali pa yung batir, paputulan pa natin. Ayan mga kadiks. Mga kadiks, ay ito yung batirin nyo. Kailangan siya nakasakot siya ng ganyan. Ngayon mga kadiks, parang kulang pa. Medyo mataas pa mga kadiks, puputulan pa natin. Putol na uli natin dahil napaka ano talaga yung ating paggawa nito dahil susukat na talaga natin na sakturan yung tatlong batere para hindi siya luluag mga kadiks. Ngayon mga kadiks, susukat uli natin. Kailangan natin sukat, putol, sukat. Kailangan natin maikas siya yung tatlong batere. Ayan. Sukat natin ulit. Kailangan kasi ang battery mga kadiks ay papantay sa dito sa ating dahil lalagyan pa natin to siya ng lock eh.
ngayon mga kadex. Pero parang kulang pa rin eh. Putol pa rin tayo. Mga kadex, putol ulit tayo. Nakaba pa kasi. Ayan na mga kadex, ay naputol na ulit natin. Sukat ulit natin kung sasakto na yung ating patire. Ayan mga kadex, pero parang sakto na siya dahil may battery pa siya, may spring pa siya, kaya baka uusli pa siya ng ganyan. So ngayon mga kadex, ay ipapasok na natin to siya sa PVC. Painitin na natin para lumabot. Tama guys. Lumabot na siya. Ayun mga kadex, yan. Ngayon, ikatry natin siya kung sakto yung battery natin. Yan, sakto lang siya mga kadex. Yan. Yan ang itsura niya. Kailangan natin siya may kawang dito dahil lalagyan pa natin siya ng epoxy. Yan mga kadex, dahil pag hindi natin na epoxy niyan ay papasok ang tubig. Kaya kailangan siya may ano dyan, pagitan. Ayan mga kadex, ayan battery niya. Nilalagyan pa natin siya ng lock dito para doon natin ipa-yanto yung pinaka-ilaw niya. So ito nga pala yung kanyang ilaw mga kadex. Ito yung nilalagyan natin dito sa ibabaw. Ito yung pinaka-pangakit niya ng pusit. Ayan mga kadex. Aparato ang tawag dito sa amin yan. Ayan, pinaka-ilaw niya. So bali, papakita ko sa inyo pagka ano yung finished product niya. O ano yung panya, kung paano siya pailawin, paano siya gamitin niya mga kadex. Kinikis ko lang yung pinakaano niya mga kadex, mga pulpo niya. So ngayon mga kadex ay natapos ko na siyang dugtong. Pagdugtong-dugtong ko na siya. Ngayon mga kadex ay lalagyan na naman natin siya ng epoxy. So may kukuha lang ako na epoxy mga kadex. Ngayon nga pala mga kadex ay bago natin siya epoxyhan ay ikakasa ko muna yung mga spring niya. O lalagyan natin siya dito ng lock. Ayan mga kadex. Bali ngayon mga kadex ay ito namang spring ito ay tutuwirin natin to, itong nakabalabot na to, dahil dito natin ikakapit yung wire niya mamaya sa ilaw. Ayan mga kadex. Bali, babagayin na natin siya. Bagayin ito mga kadex para mabilis yung unatin. Mga kadex, gamitan natin siya ng plies. Balay na mga kadex, na ituwid natin. So ngayon naman ay susukat natin dito kung lalampas siya dito sa ating labi ng ating blinker. Ay hindi mga kadex, malalim siya. So ngayon ang gagawin natin ng paraan dito ay dudugtungan na naman natin siya ng sting disc para pumantay siya dito mga kadex.
Bali, ibaba na natin to. Bali, kukuha na ako ng stainless mga kadiks, yung pampanduto natin doon sa ating spray. Bali, ayan. Bali, ito yung iduduto natin doon sa ating spray. Nakapoto lang tayo ng mga isang dangkal o kalahati. Ayan mga kadiks. So ngayon yung idudugtong natin dito sa pinaka-spring niya para lumampas doon sa labi ng ating blinker. Ngayon mga kadeks ay tatalian na naman natin to para hindi siya matanggal. Yan mga kadeks. May itali na natin siya dito sa spring. Ngayon susukat ulit natin kung lalampas na siya. Kaya lumampas na siya mga kadeks. Susukat natin yung battery. Wala yan mga kadeks. Ayan. Ito na siya ang battery. Ngayon mga kadeks ay lalagyan natin to siya ng super glow para hindi siya kumalagot yung taloy eh hindi siya bubuka. Ito super glow mga kadeks. Ayan. Tutuyo lang natin. Yan i-kakapit sa kamay. Ngayon mga kadeks ay ito naman yung gagamitin natin ng panlock natin doon sa ating battery. Natin dito, pinaka-lock ng battery para hindi siya lalabas. Susukat lang tayo ng sakto dyan sa labi. Ngayon mga kadeks ay papantayin ko lang yung dulo. Ayan. Ngayon ay susukat na tayo dito ng haba niya. Ito yung kikil natin pamputol. Ayan mga kadeks, naputol na natin. Ito yung lock niya. Ngayon ay susukat natin. Medyo lumampas pa yung may labis pa siya. Ngayon ay hahasain pa natin yan para mas dumikit talaga sa dito sa kantuhan niya sa may mga treat niya yung mga kadiks. Dahil yung paglagay natin ng taklog, hindi siya sasabit. Ayan mga kadiks. Bala yan mga kadiks ay natuyo na yung ating spray, yung juice glue, super glue. Ayan, isusukat na natin siya dito. Dahil bubutasan na natin siya mga kadiks. Bali, lalagyan ko lang siya ng tanda para dito natin siya bubutasan. Para dito yung lock niya mga kadiks. Gamit ulit tayo ng kalan. Ayan mga kadeks, butas niya ngayon. Dilito yung pinakalak niya. Ayan. Ayan natin sisukot yung ating lock. Ayan mga kadeks. Try natin yung battery kung sakto lang yung paputas natin. Yung masakit mga kadeks. So ngayon dalilipatin na ipaksihan, atas-atas natin siya ng kunti. Ayan.
yan mga kadeks. Okay, lagyan natin siya. Ayan. Ngayon naman yung kaya may lampas siya, ay dito natin nilalagay yung ano ng ilaw, yung ating aparato. Ayan mga kadeks. Bali, tatanggalin ko na ulit ito. Ngayon gagamit tayo ng pinaka sakrupan ng ating ilaw mga kadeks. Bali, ito yung ilaw natin eh. Dito natin siya ilalagay mga kadeks. Okay, kapit natin dito sa dulo ng ating stainless. Ayan mga kadeks, nakita yung stainless. Ayan natin itatali yung ating pinaka kabitan ng ilaw. Ayan, putulin natin siya. Dito natin siya ilalagay mga kadeks. Ayan. Bali, itatali natin siya dito sa gilid nito mga kadeks. Ngayon naman ay butasan natin ito. Sa para natin itatali. Bali, gagamit na naman ng lighter mga kadeks. Para ipambutas dito. Ngayon mga kadeks, itatali na natin siya. Ito na napaka maraming posisyon mga kadeks bago tayo makagawa ng blinker. Ayan. Ayan mga kadeks, ay sundan nyo yung ating tutorial para matutunan nyo rin kung paano siya gawin. Dito yan mga kadeks, ilalagay. Ayan. Medyo masakit mga kadeks. Ngayon naman, dito natin sa ikatapit. Medyo mga babay, stainless natin, tuputulan ulit natin. Bali, ilalagyan natin siya ng super glue para hindi matanggal yung tali natin mga kadeks. Ayan. Ayan, bali, ilalagyan natin siya. Ayan. Ngayon mga kadeks ay itatry natin siya yung ating ilaw kung okay siya. Ayan mga kadeks. Itatry natin ito siya matuyo. Ayan, patikin natin ito mga kadeks. Bali, ito nga pala yung ilaw natin. Ang ating gagamitin, bali papalputin ko lang ang gagamitin ko lang siya. Ayan mga kadeks. Ito yung mga kadeks na lagyan natin sa lock. Itatry natin yung taklog kung hindi siya sasabit. Ito yung mga kadeks sabit. So ngayon mga kadeks ay papantayin natin ito siya yung ating mga stainless, yung ating lock. Ayan, medyo nakausin siya ng konti. Ayan. Kaya ngayon ay sasahin natin sa ating saan mga kadeks. So balito yung ating saan mga kadeks ay dito natin nasahin yung ating lock.
So, try natin. Mga Rex, maraming takbo. Try natin siyang takbo ulit kung hindi siya nakabit. So, okay naman siya mga Rex, hindi siya sumabit. So, ngayon ay okay na yung ating block na tayo gano'n. So, naman tayo sa ating movies. Sa dito na naman tayo ay ngayon ay itatry natin siya pailawin kung lilingas yung ating ginawa yung mga kalis. So sa tingin ko naman siguro ay lilingas ito dahil matagal akong magkakaw ng mga ito mga kalis. So ayun mga kalis ay bago natin siya babalutin ito ng epoxy dahil pipoksi natin ito yung mga dugtungan niya mga kalis dahil siyempre baka papasok ng tubig yan kaya hindi natin kailangan natin siyang epoxyhan tsaka yung kabila. Baling hindi ko pa na ipapakita sa inyo dahil marami pa tayong gagawin ganito mga kadeks kaya basta sinabi ko lang sa inyo na dito ay puksihan na lang no mga kadeks kaya na lang bahala mag-ipuksi dito kung sakaling gagawa kayo ng mga ganito o magko-convert kayo ng mga blinker ayan mga kadeks ngayon papahilawin natin siya kung okay yung ating ginawa. So bali ganyan lang mga kadeks, ilalock nyo lang siyang ganyan. Ayan, di nakalock na siya. Ngayon, yung ilaw naman natin ay ganito lang pagka ang proseso niyan, pagka magkabit kayo ng ilaw, ganito lang mga kadeks. Ito yung pinaka ano niya, positive niya, ay dito natin siya ilalagay sa lalim. Ayan mga kadex yan, ikabit na natin siya, ikabit na doon sa ilalim. So ngayon, ito naman yung kabila niya, ay kaya tayo gumawa ng ganito, ay dito natin siya isasabit. Ayan. Bale, ayan lang mga kadex, so okay na yung ating nagawa, o aking na symbol, ayan. So ngayon mga kadex, ay ito yung pindutan niya, ayan. So ngayon, titingnan natin kung lilingas yung mga kadeks. Yun, mga kadeks, ilaw siya, oh. Ayan. So ngayon, mga kadeks, ay marami siyang style, marami siyang ilaw o anong gusto nyong lingas. So, marami siyang pipindutin dito, ayan. May ganyan. Pangalawang pindut na yung mga kadeks. Ito na yung pangatlo. Ayan. So ngayon naman, may pang-apat. Ayan, mga kadeks. Lima. Ayan. Anim. Ayan, mga kadeks. Pito. Bali, pitong pindot siya mga kadeks. Depende sa inyo mga kadeks kung ano mga lingas ang gusto nyong gamitin. Dahil marami nga siyang klaseng pailaw. May umiikot, may sabay-sabay. May yung isa-isa lang, yung parang ano, yan mga kadeks. Ayan, steady. Ayan. So ayan, pwede siyang ganyan. Sabay-sabay siya mga kadeks. Ito naman ay sabay-sabay din. Ayan. At ito din, paikot naman siya. Ayan, isa-isa lang. So mga kadalasan namin ginagamit mga kadeks na ilaw ay ganitong ilaw, yung paikot. Pagka ginagamit tayong pamusit. Ayan mga kadeks. Kung kayo magtatanong kung paano siya gamitin, ayari mga kadeks ay hindi siya kasama sa tangkab ha. Yung paggagamit kayo ng tangkab, hindi siya kasama sa paglubog. Dahil ito mga kadeks ay nakalawit lang siya sa bangka nyo. So bali kahit hanggang dito lang yung tubig o nakalubog siya hanggang tubig dito, hanggang doon lang. So ngayon mga kadeks ay bago nyo siya gamitin, halimbawa mga kadeks ay napailaw nyo na, halimbawa ganyan, napailaw nyo na. Ayan. So ngayon ay tatakloban nyo siya. Medyo sumasabit pa mga kadeks yung ating lock. Ayan, ipantay lang natin siya ng konti. Ngayon mga kadeks, halimbawa pagka ano, halimbawa umilaw na ng ganyan. Yung lock naman niya dito sa ano, yung pinaka lock niya dito sa pagitan yung thread, yung ating taklob. Ay kailangan niyo rin siya ng talian ng guma. O kahit mga interior mga kadeks, gugupit lang kayo ng mga kalahati o half inches o 1 inches mga kadeks. Tapos dito niya ipopulupot sa pinaka pagitan niya, yung pinaka yan may ano naman siya, may gasket. So yun niyo siya tatalian. Ayun mga kadeks. Kaya ngayon mga kadeks ay hindi ko na maipapakita sa inyo kung paano siya lagyan ng epoxy. Kung nakikita nyo naman,
kaya nga may pagitan siya dahil diyan natin siya lalagyan ng epoxy. Di kayo nang bahala mga kadiks kung gagawa kayo ng ganito. Di kayo nang bahala maglagay ng epoxy. Ayan, basta yun lang mga kadiks ang tip ko sa inyo. Pag gumawa kayo ng blinker, mga kadiks, ay pang-akit ng pusit dito mga kadiks. Ay kung guys gusto niyo mag-convert o gumamit lang kayo ng mga PVC mga kadiks, may nabibili tos mga hardware. Ang laki ng PVC natin ay 1 in 3/4 mga kadiks. Yun ay saktong-sakto lang sa ating mga batire. Kaya mga kadiks ay hanggang dito na lang yung aking video. Ay sana ay antabayanan niyo uli ako sa mga next kong video. At marami pa akong mga tutorial na ibabahagi sa inyo mga kadiks. So ayan, maraming salamat sa ating mga sumusubaybay at sumusuporta. Ay 500 plus na tayo mga kadiks subscribes. Maraming salamat muli sa inyo. Thank you mga kadiks.